True-blooded LDAB Nation fanatics, Alden Richards, tampulan ng sisi ngayon dahil sa kanyang pananahimik at bakit nga ba mas pinipili niyang magtrabaho ngayon sa loob ng kanyang bahay. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, syempre bago natin simulan ang ating mga updates ngayong araw ay nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga true-blooded LDAB Nations na lagi pong nakasumantabay at lagi nakasubaybay sa mga updates po natin. So dahil dyan, narito ang inyong mga komento mula sa ating last update. And let's start off with Mamshi Adele Day. Sabi niya, malay natin magsasalita din yan. Naghihintay lang yan ang timing. Hindi naman gago si Alden na naghihintay kung kailan papasok ang Sarsuela na laging tumatiming kung anong ganap niyan. Tama naman po si Ma'am si Adele Day. At huwag sana natin masyadong i-pressure si Mr. Alden Richards na magsalita, magsalita, magsalita. Parang lahat na ata ng tao ngayon, yun yung naririnig ko eh. Kaya itong si Alden Richards, mas ginusto pa talaga niyang manahimik. Kasi the more na maraming gusto kang magsalita, mas maraming mangingialam yan sa personal mong buhay. Yun ang iniiwasan ni Mr. Alden Richards. Kaya, Alden, no pressure. Huwag kang ayaw mong magsalita, huwag mong gawin. Huwag mong gawin ang isang bagay na talagang labag naman sa kalooban mo, diba? So, better yet, just stay silent. Mas maganda yun. Sabi naman ni Ma'am si BK Paradina, nag-resign na si Alden at si Maine sa 8 Bulaga. Kaya pala pinailis na ang room na pinagawa ni Alden sa 8 Bulaga. Hindi naman natin nakikita si Alden at si Maine sa EB. Wala, tapos na ang kontrata sa 8 Bulaga nila. Yan. Pero sa usaping yan kasi, I cannot assure you that 100% nag-resign na po sila. Kasi wala pa naman pong inilalabas na memo na talagang na po sila, hindi na sila connected sa 8 Bulaga. Lalo na ngayon na itong si Maha Salvador po, malapit na rin magpaalam dahil kinuha na rin po siya ng ABS-CBN dahil sa isang teleserye na kailangan niyang gawin. So, hindi po siya 100% na araw-araw mapapanood natin dun. Kaya naman medyo magkukulang po. At hindi po kompletong 8 Bulaga or without Maine alone and Alden Richard. Sabi ni Ma'am Shibiki Paradina, si Alden na lang matapos ang startup para tapos na rin ang kontrata ni Alden sa GMA. Hindi na nga tinanggap ni Alden ang binibigay ng bagong project. Ayan, ito naman po ang sabi ni Ma'am Shibiki Paradina. Siguro ito po isa sa mga nabalitaan niya sa mga Aldaba vloggers natin na kung ano man po yung proyekto na meron po si Alden. Kasi as far as I know, ang project po na pinaghahandaan ngayon ni Alden, yung kanyang paparating na concert is coming December. Tapos meron pa po siyang meron siyang tour sa Japan this coming December 3. And of course, syempre, diba, hindi natin alam kung December ba gaganapin yung kanyang concert or baka naman sa birthday niya ng January, 'di ba? Hindi natin alam eh kasi wala pa naman po talagang full details about that. Ni wala pa ang poster kasi kung tutuusin ilang days na lang po 'yun, 'di ba? Para po talagang ma-launch na yung sinasabi niyang project niya. Sabi naman ni Ma'am Cecilia Asanyon, dapat lang tanggapin ni OG Diaz sa Bingo Plus. Tanggalin si OG Diaz sa Bingo Plus. Di na siya dapat na pagpagkatiwalaan na bisto. Nakakakontsaba si OG Diaz sa nagplano ng interview na si Jennifer, executive ng 8 Bulaga, Marge So, manager ni Arjo Atae, at Mike Tobiera ng EPT. Baka malaki ang binayad sa kanya, ginamit pa ang Bingo Plus sa interview. Boycott Bingo Plus kung di aalisin si OG Diaz. Ayan, ito naman ang panawagan ni Ma'am Cecilia Asanyon na sinasabi nila na doon sa interview na naganap kay with Miss Maine Mendoza, may conspiracy na naganap. Kaya naman po nangyari yung mga bagay na ito, diba? So, dahil dyan, talaga namang nakakakilabot kung totoo talaga na may kontsabahan na naganap sa interview na yan. Nakakakilabot lang na kailangan may i-deny ka pa, diba? Para lang talagang pag-usapan yung interview na yan, no? Hindi ko lang maintindihan bakit pumayag si Maine. Sabi ni Ma'am Shelia Narito, okay na yan, huwag ka na magsalita, Alden. Maraming naniniwala na mag-asawa kay ni Maine at may anak. Kung di totoo ya, okay ka pa rin. Okay pa rin. I'll dab Maychard forever. I like this,
comment ano na totoo man o hindi, still Aldab pa rin siya. Hindi pa rin magbabago yung kanyang pagmamahal at pagsuporta binibigay kay Alden at kay Maine kahit ano pa man ang mangyari. Kaya naman ay salute you, Ma'am Celia, narito. And for the last comments po natin, ano, last na po ito, huwag po kayo mag-alala. Ngayon pa nila burahin, nag-trending na. Hindi naman dapat pinersonal. Usapan trabaho, trabaho lang bukod ang personal. Isa pa, anak ni April yung pinapakita niya na mag-asawa. Si April tumira sa Siargao, si April kasama asawa niya. Meron din doong resort at yung laging dala ni May na bata sa APT at minsan sinasama niya sa anniversary ng Aldab. Si Mati yun, Mateo ang tunay na pangalan. Inaanak ni Alden. Anak yon ni Nikki, 2015 fans na ako. Matagal sa kalye serye. Kunyari, nagkaanak pero sa real life wala pang anak si May. Thanks. Ayan. Ito naman po ang paglilinaw ni Ma'am Shi Romelin Palilio. Sabi nga ni Ma'am Shi kanina nung nag-comment, diba, kung totoo man na may anak sila, totoo man na ano man yung totoo sa kanilang dalawa, still, mananatili pa rin siyang Aldab. At ganun din po ako, ganun din yung stand ko. Ano man po yung lumabas na katotohanan between Alden and Maine, ano man yung maging decision nila as a partner, or as a friend, or as a couple, still, yung support ako ay ibibigay ko pa rin sa kanilang dalawa. Kasi po, alam ko po, naniniwala ako na yung ating po pinaglalaban ay hindi pa tapos. Kaya naman, keep on fighting, keep on praying para sa dalawang ito. Ano man ang mangyari, nandito lang tayo sa kanilang likuran. Kaya naman, salamat po sa inyong efforts sa pagbibigay ng inyong mga POV, sa inyong mga komento. At salamat din po dahil talagang nanatili kayo, nandyan hanggang ngayon, talagang lumalaban para kay Alden at kay Maine. So, for today's video, pag-usapan natin ito kasi ngayon pong matapos nga po na lumabas yung mga interview, tapos kung kani-kaninong pinick up na po yun ng kung sino-sinong mga journalist, maging sa mga broadsheet, maging sa mga online or social media, pinick up po lahat yung mga sinabi doon sa interview ni Mr. OG Diaz na siyang kumakalat ngayon sa buong social media platform, na hindi naman naiwasan na sa isa rin sa mga sinatawag nating sausawera at sasabihin nating environmental journalist, na kung saan talagang dinigiit itong si Mr. Alden Richards sa magsalita na daw di umano dahil si Maine lang daw po yung nagsasalita. Bakit daw po nananahimik lang si Mr. Alden Richards? Yun po yung tinatanong nila at yun po yung kine-question nila kay Alden, ano? Na talaga namang medyo nakakagigil lang sa part ni Alden kasi nga po, parang why did you forcing Alden Richards to speak up? According to Mr. Alden, mas gusto niya po na tahimik yung kanyang buhay. Sabi niya nga po, 'di ba, sa kanyang tweet sa Twitter account niya na a peaceful life, a private life is a peaceful life. So ano man yung pribado niyang buhay, talagang gusto niya mas maging tahimik, mas pribado kasi may mga friendship din siya sa showbiz na ganun din yung pinapayo sa kanya, 'di ba? Na mas maganda na pribado yung personal mong buhay para hindi po nahahaluan ng intriga kung sino man yung babaeng kanyang kasama, kung sino man yung babaeng minamahal niya, at kung ano man yung kanyang nililihim. Pero alam niyo po ba na talagang si Alden Richards, kung makikita ninyo sa mga interview at sa mga product endorsement niya, lalo na ngayon sa Lazada, malapit na po yung grand sale nila, mas pinipili niya pong gawin yung kanyang launching or kanya pong mga pag-i-endorse sa bahay kaysa lumabas ng bahay. Kasi nga po, marami pong nag-aabang sa kanya na media na gustong kuhanan siya ng statement patungkol sa interview na naganap kay Maine. Pero dahil na iniiwasan ni Alden Richards na ganito, kasi nga sinasabi ng iba na kaya daw hindi nagsasalita si Alden, pinapangalagaan daw ni Alden yung mga fans, ba? Diba? Pinapangalagaan daw ni Alden na huwag mawala yung fans sa kanya. Actually, kahit po anong paman po yung sabihin ni Alden, hindi pa rin naman magiging ganun ka ano yun eh. Kumbaga parang wala na ring bearing para sa lahat, ba? Diba? And at the same time, hindi naman natin kailangan pampilitin si Alden. We already knew the truth. Diba? So, kayo po, ano po ang inyong masasabi patungkol dito? Comment down below. Salamat sa panonood. God bless everyone!